So ito na nga, sinimulan ko ang paggagawa ng ref magnet sa pagpe-prepare or pagpe-print ng pinakagagamitin kong tag. So tingnan nyo kung paano ko tinutupi ang tag na ilalagay ko sa aking ref magnet. Gamit ang inyong paper cutter na hindi nyo naman totally gagamitin to cut the paper tags, pero para lang ma-fold ng maayos, pwede natin gamitin ang ating paper cutter edge para pantay ang tupi ng ating paper or ref magnet tags. So yan lang, patuloy na itupi ng itupi hanggang sa maubos ang ating gagamitin sa ref magnet tag. Okay, voila! Tapos na ang ating ref magnet tags. Syempre, next ko naman gagawin ay ikakat na natin ang ating mga layout na ididikit sa ating ref magnet gamit ang ating paper cutter. Para mas pantay, maganda o mas mabuting gumamit tayo ng paper cutter kaysa sa gunting. Kasi mas mabilis mag-cut kung gamit natin ang ating paper cutter. Nasa sa inyo yan kung gusto nyong gumamit ng manong-manong paggugupit kung kayo ay very talented na maggupit ng papers ng napakapantay, perfect or pulido. Since hindi ako ganun kagaling magupit ng mga papel, I need a paper cutter para maging pantay ang paggugupit ko ng aking pang red magnet. Patuloy lang na gupitin ang ating mga layout gamit ang paper cutter hanggang sa matapos ito at magawa natin ng pantay ang paggugupit gamit ang paper cutter. So ayan, patuloy ako naggupit gamit ang paper cutter. At wala pa tayo sa exciting part. Ito ang paraan kung paano ko ginugupit ang gitnang bahagi. Tinutupi ko muna ng very light para maipantay ko ang papel sa part na gusto kong gupitin. Okay, yan. Kinukuha ko ang right angle para magupit ng maayos ang aking layout. Yan. Trial and error. Syempre, baka magupit natin yung pinaka-design. So, be careful. Anyways, madali namang magupit kapag meron na kayong paper cutter. So, actually, this is just my small business. No, I just started this year. So, hindi ako ganun ka-professional sa paggamit or paggugupit na kung ano-ano mang mga designs or layouts na aking gagamitin sa ref magnet. So, nasa sa inyo na yan. You need to prepare paper cutter and different materials in making ref magnet. Ayan na, matatapos na ako sa paggugupit ng aking layout na ididikit ko sa aking magnetic sheets in order to make ref magnet. Sensya na sa love words kung maingay. Okay! So, yun na nga. Akala ko tapos na. Pero nakalimutan ko palang lagyan ng photo top ang aking mga layout. So, ngayon, itong ginawa ko. Kumuha ako ng vellum board, idinikit ko ng bahagya ang mga layout ko, at syempre, lalagyan ko na ng photo top. Ginupit ko muna ang photo top na kasukat ng aking layout na idinikit sa vellum board para hindi siya makain ng laminator. So, yan ang isang exciting part na nakalimutan ko. Nagupit ko ng mga layout, di ko pala nalagyan ng photo top. Actually, nasa sa inyo yan kung gusto nyong lagyan or hindi ng photo top. Pero mas maganda kasi ang ref magnet kapag siya ay mayroong photo top. So, ayun na nga, dahil nauna ang gupit, ayan, nadagdagan ng aking trabaho. Sa halip na, diretso ng cut, gagawa ko pa ng paraan para malagyan ulit ng photo top. Tulad nila sinabi ko, gumamit ako ng vellum board para may matigas na
papel na magagamit ko para hindi kainin ng laminator ang mga layout na aking nagupit na. So mamaya, gugupitin ko ulit ito isa-isa. Siyempre, gagamitan ko ng... Pero madali na namang ikat yan later on. So, ayan na. Ayan na ang aking layout na mayroong photo top. O, diba, mas maganda siya pag may photo top. Yun na nga. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko ginupit ang aking sample design. Basta hinati ko lang siya sa gitna gamit ang gunting. Tapos, syempre, ilalabas na natin ang ating pangmalakasang PVC die cutter. Okay. Itong die cutter na ito ay kailangan nyo rin i-provide para mas maganda ang kalalabasan ng inyong ref magnet. Pantay na pag-cut ng ref magnet ATM size. Okay. Hindi ko pala nabanggit sa inyo sa kaunahang video kung anong size ng ref magnet ang gusto kong i-prepare. Since baguhan nga ako dito, ayan, ngayon ko lang sasabihin, ATM size ref magnet. Napakadali. Yung ginupit nyo sa kalahati na design or layout na mayroon ng photo top, ipapantay nyo lang or isusuksok nyo lang sa ating cutter at ayan na. Oha, diba? Pantay at napakagandang tingnan na ating ref magnet. Okay, ganun lang ang ating gagawin hanggang sa maubos natin ang layout. Pantayin lang or ipantay ang design sa gusto nating i-cut na part and then gamit ang PVC die cutter, ang ganda ng output, pantay na pantay. O diba, shining and shimmering splendid ang ating layout kasi nga yan ay mayroong photo top. So mamaya, ilalagay ko sa aking bio kung ano yung mga links kung saan ako bumili ng mga materials as a beginner sa pagkakaroon ng small business na printing shop. Okay. Actually, sa bahay ko lang ito ginagawa. Kasi I don't have a shop. So, ayan. Ilagay na natin ang mga natitira pang gusto nating i-cut ng perfect gamit ang ating PVC die cutter. O ha, diba? Ang bilis ng paggupit or pagka-cut natin at ang ganda. Perfect gamit lang ang PVC die cutter. Mura lang yan. Sisend ko sa inyo or ilalagay ko sa aking link later on ang mga shop kung saan ako bumili ng mga materials in preparing ref magnet. Magagamit nyo rin to sa ID making. Okay. O, diba? Ang ganda. Perfect cut. 4, 5, 6, 7, 8. So on and so forth. Okay. Siyempre, nandito na tayo sa exciting part kung paano ko ipinapack or the packaging of my simple or ATM size ref magnet. So, meron ako dito ang plastic or op-plastic na gagamitin. Prepare ko na rin ang aking magnetic sheets na nakakat na rin into ATM size. Lalagay ko sa mamaya sa aking link kung saan ko pinili ang aking mga magnetic sheets. Okay, makikita nyo, mayroong part ng magnetic sheet na makintab at saka yung hindi makintab. Ang nadikit na part niyan sa ref ay yung makintab. Siyempre, ididikit natin ang ating layout doon sa hindi makintab. Alright, pantayin nyo lang ang layout. Tanggalin muna natin ang ating layout sa kanyang pinagdidikitan. Alright, I also forgot to say kung ano ang ginamit ko na sticker na magandang quality ng papel. For me personally ay ang iTech vinyl sticker or iTech vinyl sticker. Sorry for that word. O diba kasi yung pagpapantay ay very challenging din. Pero madali lang naman. Pantay mo lang yung iyong sticker sa ating magnetic sheet. Dandahan or unti-unting higitin ang pinakailalim na part. Yan, tingnan sa video. Habang inihigit, tuunan ng bahagya ang part ng sticker para hindi magkaroon ng bubble. Napakadaling part lang naman yan kung paano gawin. Okay, so ayan na. First magnetic ref.
Siyempre, meron diyang mga sobra na parts sa magnets, magnetic sheets. So, ang gagawin mo lang, gugupitin mo lang yan according to the size of your layout. So, ayan na yung papel. Ilalagay mo yung iyong natapos na magnetic ref. Sabi ko nga, gugupitin pala muna. Nakalimutan kong gupitin yung corner para medyo maging pantay yung magnetic sheets sa ating sticker. So, yan. Pagkagupit na hindi naman makita sa video kung paano nagupit, ayan, basta gupitin nyo lang yung sobra or excess part hanggang maganda ng tingnan or pantay na ang ating sticker to the magnetic sheet. Okay, after that, ayan, ang ganda na. Pwede na natin siyang ipack gamit ang ating plastic. So, diba kanina sa kaunahan video, I prepared na the tags na ating gagamitin for that. Kinuha ko muna ang stapler at kinuha ko na yung tag. Ayan, may tag na tayo. Ilalagay mo lang yan dyan sa iyong sample na nakapak ng magnetic ref or ref magnet. Then, gugupitin mo ang iyong tag ng pantay sa plastic, syempre. After dyan, kuhanin ng stapler. Una kong ini-staplerang na part ng magnetic ref ay ang gitnang bahagi ng plastic or tag. And then, lalagyan ko rin syempre ng stapler ang magkabilang dulo na hindi na makita sa video. Ayan na, nakita na. Magkabilang dulo, gitna muna, tapos magkabilang dulo ng ref magnet. Voila! I have na a finished product of my first magnetic ref for christening or sa binyag. O diba, meron na tayong simple business. Ganun lang kadali eh. O diba, ang ganda. Nasa sa inyo yan kung gusto nyo pang itupi yung inyong plastic. So it's up to you kung paano mo pagagandahin ng iyong output or ref magnet. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for watching. Ito nga pala ang isa pang kadugtong na video kung saan tinapos ko na lahat ang paggugupit ng mga excess parts ng aking ATM or ref magnet ATM size. So ayan ang mga finished products ng aking ref magnets. Alright, once again, thank you for watching. See you on my next video.